Pagsitayo po ang lahat, ating dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siya nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagkapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsalansang sa atin ng mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo'y nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagabot sa atin ng buong ang tulong pangagham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring idulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga biyaya na mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming mga luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinaharap namin ay iyong naunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo, sa iyong lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Dasalin po natin ang orasyon sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang ilang Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Nabagay ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman na iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Kabagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao at nakipamuhay sa atin. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagkapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kawalatian sa langit alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po muna na.
Copy. Sitay na po ang lahat. O Birhen ng Lourdes, kami ipanalangin. O Inang Marikit, pinto ng langit, kay Jesus kami ihalin. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-inis ang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhimot binhiniyay laging maglalaban.
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae namay, ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kainin niyaong bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito'y parang panganihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin, upang pag-anihan ang iyong bukirin. Magkapakahirap ka hanggang sa malibing, yamang sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama, hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya't pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha itong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lamang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Ale. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ng mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala silang makain. Kung pauwiin ko ang gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo ran?" tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. At ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 na ang kumain. Pinayao ni Jesus ang mga tao, saka sila sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ho ng Birhen ng Lourdes. At kaugnay din po nito ay ang ating pagdiriwang ng araw ng pananalangin para sa mga may sakit. Magandang mapansin po natin na pag sinabi nating sakit ay ang unang pumapasok sa atin ay yung sakit sa katawan. Merong labag-lagnat, may ubo, merong may hika, merong mga nasa ospital, dala ng iba't ibang karamdaman, o kaya ang mga nasa bahay. At batid ko din, no, na may mga nagsisimba sa ating online platforms na mga nasa bahay at hindi na makapunta rito dahil sa mga karamdaman nila. Pero bilang mga Kristiyano, lalo na ho sa panahon ho ngayon, hindi lang po sakit sa katawan. Pero nabibigyan na rin po tayo ng kamalayan at pag-unawa na may mga Kristiyano din na merong tinatawag na sakit na hindi nakikita. Ang tawag nila ay ang sakit na hindi napapansin. Ano yun? We call it mental illness. Hindi mo nakikita sa isang tao o ni nababakas sa kanyang mukha
kung meron siyang depression. Nakikita mo sa isang tao, kung siya ay umuubo, kumakahul-kahul yan. Pero sa tao na merong depression, hindi mo nakikita. Marahil ang iba ay pinipilit itago sa pamamagitan ng ngiti. Pero sa loob-loob ay gusto nang umiyak. At magandang hamon po sa simbahan na hindi lang tayo tumutugon sa tao na merong at kumakalinga sa mga taong merong physical illness. Pero bilang simbahan din, pinapanalangin natin at ganoon din ay sinusubukan nating tulungan ang mga tao na merong depression. Nagdurusa dahil sa depression. Nagdurusa dahil sa anxiety. At kung ano pang maraming mental illnesses na meron tayo ngayon. Ang simbahan ay simbahan kung saan makakaranas ng habag ang bawat tao. At ang simbahan din ay narito para nawa ang mga tao ay makaranas ng kagalingan sa kanilang kagalingan. Kaya po maganda bilang mga Kristiyano ho ngayon ay hindi lang tayo magdasal sa mga tao na merong sakit, physical or mental. Pero paglingkuran natin, tulungan natin. Kung may kakilala ka sa bahay na may sakit, nakaratay sa kama, kausapin mo siya. Kasi bagamat meron siyang physical illness, nakakaramdam din sila ng lungkot at pagkaisa. Nakakaramdam sila na parang inaabandona sila. At magandang hamon ito sa atin bilang Kristiyano na iparamdam na hindi sila nag-iisa sa kanilang karamdaman. Those who are going through depression, paramdam natin na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. You are not alone. Kalakbay mo ang simbahan. Kalakbay mo ang kapwa Kristiyano na handang dumamay sa sakit na nararamdaman mo. Sapagkat ang simbahan ay ang simbahan kung saan meron tayong compassion and empathy sa bawat isa. Marunong dumamay, marunong dumamdam, marunong makiisa. To be empathic and to be compassionate, lalong-lalo na sa mga tao na may pinagdadaanan. At ang simbahan din ho rito sa Quiapo ay meron po tayong counseling services na libre sa mga taong may depression, nabibigatan na, may kanya-kanyang binibitbit na problema, huwag mong pasanin na mag-isa yan. Hayaan mong tulungan ka. Hayaan mong samahan ka namin. Walang masama na humingi ng tulong. Walang masama na samahan ka ng isang kapwa Kristiyano sa iyong kagalingan. Merong counseling service dito. Libre. Tanong lang kayo sa guard. Pinopromote ko na ha. Kung may kakilala kayo, and let us help people going through mental illnesses, this unseen illness, and give them hope again. At hindi ba't ang kagalingan nagsisimula ho sa pag-asa? Ang tao na nagnanais gumaling, nagsisimula na magkaroon ulit siya ng pag-asa. Kaya ako sa araw na ito, hindi lang tayo nananalangin sa mga Kristiyanong may sakit. Sa lahat ng may sakit na kakilala natin. Pero sinusubukan din nating iunat ang kamay natin para paglingkuran sila. We do not only simply pray for them, but we start serving them to the best that we can.
and let us make them feel that they are not alone in their suffering. Kasama nila ang simbahan. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman ko kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria ang ina ng iyong anak at amin ding ina, ang ating itugon, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panglunas, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming sarili sa iyo katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama namin lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhen, totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritu Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay
ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At subo sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sabayang kanyang hinirang
Kung kayo po ay merong naitatabing mga lumang palaspas noong nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Pinalalahanan lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa lalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwis kampong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwisik, mangyari lamang na muupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo na inyong inupuan bago po ay lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa araw, panalangin para sa mga may sakit. O makapagpagaling Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kami nagtitiwala sa iyo dahil sa maraming mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho kaming buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal naming sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, panalangin mo kami. Tagaaliw ng mga nagdadalamhati, panalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiyo po muna lahat. Marami po lumabas, ang nasa likod at gilid.